Hello mga students, let's welcome a new topic, the first of this chapter 3 on ethics, fraud, and internal controls. So tatlong magkakahiwalay na video lectures po ito ano, on chapter 3. For this video lecture, upuan natin yung konsepto ng ethics at ano ba yung mga ethical issues na na-encounter sa business setting. And after this, pag-usapan naman natin yung fraud, and later on, yung internal controls. Okay. Oh, now, first, before we discuss with ethical issues, let's first define what an ethics is. Because, you know, an ethics is something that guides. Okay, it is a guiding principle, a system of conduct, ano, that individuals should follow. Okay? Now, normally, ang ethics po ay depende sa organization. Yung ethics po ng isang organization may be different, no? From a different perspective, from a different organization, because they may follow certain guidelines, no? In defining, in deciding what should be morally correct or what is morally wrong in their point of view. Okay? So that ethics is somehow a matter of perspective din, ano? Nakadepende kung sino yung nagpapatupad. Okay, so yun nga po ano, ulitin ko lang, ethics is a principles of conduct that individuals use in making choices and guiding their behavior in situations that involve the concepts of right and wrong. Okay, now, sa business setting, ang tawag natin doon, business ethics. At yung ilan, ano, dalawa dito sa checklist natin ano, in defining what should be correct or not in a certain situation. Let's say, etong unang question, how do managers decide what is right in conducting their business? O paano ba natin masasabi na yung ginagawa ng isang manager ay tama? Okay, kasi maaring sa paningin mo, tama ito or mali ito, pero sa paningin ng manager, tama yung kanyang ginagawa. Pangalawa, once managers have recognized what is right, how do they achieve it? So kung mare-recognize ng isang manager kung ano ba yung tama, papaano ba nila ito makukuha? Now, in the business setting, ano, ito ang ilan sa mga ethical issues na na-encounter natin. On matters of equity, on rights, on honesty, and exercise of corporate power. Oh, let's say, dito ano, and I don't know if you are able to read this kasi medyo maliit, ano. Babasahin ko na lang po para sa inyo. On matters of equity, executive salaries, is it fair? Is it ethical? Is it correct na ganito yung amount of salary of compensation na natatanggap ng mga executive personnel when comparing it to other employees? Okay? Comparable worth, product pricing. Tama ba na ganito natin ito kinukost? Ganito natin ito, binibenta, pinipresyo sa market. Kung samantalang, pag titignan talaga natin yung halaga ng mga gastos natin, maliit lang naman siya. Okay, so malaki na yung ating tubo. So is it morally correct when pricing the product? Ano? On matters of rights, corporate due process, nasusunod ba yung due process ng organization? Employee health screening, no? Employee privacy, sexual harassment. Oh, this is a serious ano, no, matter. Diversity. Equal employment opportunity. Whistleblowing. So, ito po ay mga issues ano, na medyo mabigat-bigat. Matinding usapan po ito. On matters of honesty, employee and management conflicts of interest. So, paano kung may conflict of interest? Paano natin masasabi na tama yung isang person? Yung view na either ng management or ng empleyado. Okay? Alin ba yung pipiliin? Alin ba yung dapat? Security of organization data and records, no? Paano natin masasabi na secured yung ating mga information sa organization? Oh, misleading advertisement. Ito, di ba, medyo common ito. Ina-advertise na mga produkto minsan exaggerated. Tama ba na ganyan yung ginagawa, no? Questionable business practices in foreign countries. Accurate reporting of shareholders' interest.
kasi minsan hindi na i-report ito ng tama, no? On exercise of corporate power, political action committees, workplace safety, product safety, environmental issues, no? Divestment of interest, corporate political contributions, and downsizing and plant closures. So, yan po ano, ilan sa mga ethical issues in the business. Now, ano ba ang responsibility? The ethical responsibility ng isang manager. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa posisyon to decide, no? And the answer here is to make ethical decisions and seek balance. Okay? But you know, ethical decision is a tricky topic, ano? The following ethical principles provide some guidance in the discharge of this responsibility. Dapat meron tayong proportionality. There should be a cost-benefit relationship. Mas maglalamang dapat yung benefit over the cost, no? The benefit from a decision must outweigh the risks. Okay, unang check dito. Pangalawa, there must be no alternative decision that provides the same or greater benefit with less risk. Kung meron na tayong napiling decision, dapat yun na yung best. Wala na dapat ibang alternative decision na mas magbibigay ng mas malaki or equal benefit pero with lower risk. So dapat yung pinipili natin, yung pinakamabuti. Okay? Now, in terms of proportionality, meron, let's say for example dito ano, implementing a new CIS or a computerized information system. Pag nag-implement tayo ng computerized information system, mawawala ng trabaho yung ibang mga empleyado kasi ma-automate yung kanilang mga gawa, yung kanilang mga job descriptions, yung mga functions nila. Okay? Samantalang yung matitira at yung hindi naaapektuhan, no, they will get to enjoy the benefit of improved working conditions. So is it correct to employ a new accounting system, a new computerized system, knowing that we will be able to remove some of the employees? So mawawala ng trabaho, no, in exchange for improving the systems. So that is one example, ano, of what should we do? Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat? Ano ba yung ethically correct? Okay? Now, when we are talking of proportionality, dalawa ang kinakailangan nating tandaan dyan. Una, dapat merong hustisya. Pangalawa, dapat nami-minimize yung risk. Okay? In terms of the number one, yung justice, the benefits of the decision should be distributed fairly. Okay? To those who share the risks. So kung sino yung nagsishare ng mga risks, so dapat yung benefit ng decision ay distributed sa kanila. At yung hindi naman nag-benefit, no, those who do not benefit should not carry the burden of risks, or the other way around. Dapat wala kang benefit doon kung hindi ka naman nag-carry ng burden in the first place. So dapat merong ano, no, justisya. Okay? Pangalawa, minimize risk. Even if judged acceptable by principles, kahit na tama ito in terms of principle, ano, sa prinsipyo, paniniwala natin, the decision should be implemented so as to minimize all of the risks and avoid any unnecessary risks. So sometimes, it is a question on conflict of principle and risks. Ano? Pag yung principle ba yung ating pipiliin, okay, pero may mga risks tayo dyan, may mga unnecessary risks, baka hindi yun yung pinaka-best option. Baka ang pinaka-best option is yung option na mas mami-minimize natin yung risk, ano? Or yung may pinaka-least na risk absorption, no? Risk exposure. Kasi nga, looking back dito, ano, sabi dito, there must be no alternative decision that provides the same or greater benefit with less risk. So kung meron tayong isang decision dyan, pero principle ang ating pinaglalaban dito, ano, pero in terms of the risks, no, hindi siya yung best option, best alternative solution, hindi yan yung dapat nating piliin. Okay? Now, because we are on a computer ano, no, aspect, computer subject, so maraming ethics or computer ethics na we have to consider. Data privacy or privacy of information.
Okay? Security. Oh. Yung confidentiality ng information, yung accuracy ng information, the ownership of the property. Sino ba dapat ang merong may-ari nito, ang nagmamay-ari? Yung company ba o yung gumawa, yung system developer? Okay? Equity and access. Meron bang fair distribution in terms of access? Lahat ba merong may access? Bakit? No? Tama ba na lahat sila ay may access? Environmental issues. O, di ba? Because we are using computers, no? Sometimes the environment is affected. Let's say, sa paggamit ng paper files, no? Multiple paper files. Di ba? O, naapektuhan yung ating environment kasi maraming mga puno yung kailangang putulin para makapag-produce ng mga papers, no? E paperless. Okay. So, dahil sa computerization na lilimitahan yung mga pag-i-issue ng mga papers or pag-print. So, nami-minimize ba? Or na-acknowledge ba natin yung mga issues on the environment side, no? Artificial intelligence. Okay, because of robotics, di ba? Unemployment and displacement. Kagaya ng example natin kanina, nag-employ ng computerized information system na wala ng trabaho naman yung ibang mga empleyado. So, tama ba yon? O misuse of computers. Minsan kasi, no? O ginagamit natin yung computer natin for personal use. Tama ba yon? Na for ano no, for personal na nagagamit yung ating mga computer access. So those are some of the computer ethics that we have to consider. Okay, now, eto ano, dito papasok yung ating Sarbanes-Oxley Act. Kasi before, with the scandals that happened in the past, no, maraming mga issues, ethical misconducts, fraudulent activities, it paved the way for the U.S. Congress to enact this Sarbanes-Oxley Act, whose many provisions are designed to deal with the specific problems relating to capital markets, corporate governance, and even the auditing profession. Kasi dati maraming mga kalukuhan yung nakakalusot kasi hindi mahigpit sa controls, no? At merong mga collusion at marami pa pong issues, no? And because of the Sarbanes-Oxley Act, and in particular sa Section 406, kung saan kinakailangan na merong naka-establish na code of ethics for senior financial officers. Actually po, ano, no? Ang sinasabi sa Section 406, it requires public companies na i-disclose sa Securities and Exchange Commission whether nag-adapt sila ng code of ethics na applicable, okay, sa organization's chief executive officer, sa chief financial officer, sa controller or other persons performing similar functions. If the company has not adopted such code, kinakailangan nilang magpaliwanag bakit. Okay? Because ito yung gagabay, ano, tutulong para ma-minimize ang mga ethical misconducts and fraudulent acts. Now, although ang Section 406 on the Code of Ethics for Senior Financial Officers ay applicable sa mga executive and financial officers ng isang company, yung code of ethics, it should be applied equally sa lahat ng mga employees. Hindi lamang po yung nasa top, no? Yung senior financial officers. Dapat lahat ng mga empleyado should follow the same code of conduct or code of ethics. Top management attitude toward ethics set the tone for business process or business practice. O eto na yung tinatawag natin na tone of the top or tone at the top. Kung ano yung pinapaniwalaan, ano yung sinusunod at pinapahalagahan ng top management, most likely, susunod at susunod dyan yung mga tao sa baba. Kung authoritarian yan, masyadong ano no, tawag nito, mahigpit in terms of the processes, sa pagsunod sa mga polisiya, policies ng office, most likely mahigpit din ang pagpapatupad nito at sumusunod yung mga tao, takot sila na magkamali. Pero kung relax lang yung nasa top, chances are medyo relax lang din yung mga tao sa baba. Hindi sila ganoon ka ano no,
masunurin sa mga policies, rules, and regulations of the company. Now, the SEC has ruled that compliance with Section 406 necessitates a written code of ethics that addresses the following ethical issues. Paano yung conflict of interest, full and fair disclosure, yung legal compliance, internal reporting of code violations, and even accountability. Okay? So, yan po ano, medyo malaking bagay po ito. So, hindi dapat natin binabaliwala yung mga code of conducts, code of ethics ng isang organization kasi yun yung gumaguide. Okay? Nagsaset ng ano no, tone, nagsiset ng peace and order sa isang organization. Okay? Now, sa susunod na video lecture, oh, kasi tapos na po tayo sa ethics, pag-usapan naman natin yung mga fraud, fraudulent activities, the fraud triangle, no? Para mas higit nating ma-appreciate yung relationship ng ethics, ng fraud, and later on, the internal controls. Okay? So hanggang dito muna po tayo ano, sa discussion on ethics or ethical issues in the business setting. Kung meron po kayong kailangan ng clarification or medyo malabo yung pagkakapaliwanag ko, please let me know na lang para at least ma-assist ko kayo. Otherwise, I will see you on the next video lecture. Bye-bye!